Manalangin po tayo. Aming banal at mahabaging Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami po na lumakad sa gitna ng kasalanan na hiwalay sa iyo ay nararapat na tumanggap ng iyong puot at paghuhukom. Subalit sa pamamagitan ng iyong kahangahangang pag-ibig, ikaw po ay nahabag sa amin. Ang Panginoong Hesukristo ang tumanggap ng sumpa at kahatulan na dapat kami ang tumanggap. At hinugasan mo ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng banal na dugo na idinanak ni Jesus nang siya'y namatay at ginawa kaming hindi na muling hahatulan at susumpain pa. Iniligtas mo kami nang wala ang aming mga gawa at ginawa kaming mga anak ng Diyos upang kami makapasok sa langit. Kaya para sa lahat ng biyaya na nagbigay sa amin ng maluwalhating pag-asa, kami ay nagbibigay ng pasasalamat, papuri at kaluwalhatian sa iyo lamang, Amang Diyos. Kaya salamat po sa pagpapahintulot sa amin na mga nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na magkatipon sa harapan mo at purihin ng iyong biyaya na matuto ng iyong mga salita at magkaroon ng banal na fellowship sa iyo sa oras na ito. Gayun din, sa oras na ito, kami ay naniniwala na ikaw ay nariritong kasama namin. Kaya't pakiusap, tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng iyong mahabaging mga kamay. Para sa mga churches sa buong bansa at sa buong mundo, pakiusap, hawakan mo po ang lahat ng mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan. At hayaan mo po silang maipangaral ang Ebanghelyo at matupad ang gawain ng Diyos na gumagabay sa maraming kaluluwa patungo sa Panginoon. Pakiusap, pahintulutan mo po ang lahat ng mga pastors at evangelists na nangangaral ng salita at pagkalooban ng iyong salita, karunungan at kakayahan. Pakiusap, ingatan mo po ang mga may sakit at may hina at pagkalooban sila ng nararapat na biyaya upang walang sinuman ang maligaw. Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ang kinakailangang salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng paraan upang gawin ang mga bagay, pakiusap, ipaalam mo po sa amin ang iyong banal na mga salita na nais mong ituro sa amin at kung paano namin ito dapat gawin. Umaasa lamang kami sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Nagabayan kami sa oras na ito. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin sa Biblia, Efeso. Hanapin natin ang Efeso chapter 6 sa Bagong Tipan. Efeso chapter 6 verse 1 hanggang verse 4. Efeso chapter 6 verse 1 hanggang verse 4. Basahin po natin. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Hanggang dito po. Ngayon, ang church choir ay umawit ng isang papuri na hindi madalas na kinakanta sa ibang mga karaniwang araw. Ang Mayo ay tinatawag na buwan ng pamilya. Mayroon ding Children's Day, Father's Day, at Mother's Day, at Teacher's Day. Bilang ito ay panahon upang pag-isipan pa ng higit ang tungkol sa mga hindi natin karaniwang napag-iisipan, at ito rin ay pagbabalik-tanaw sa ating mga sarili. Nais kong maghatid ng sermon ngayong araw na pinamagatang Buhay May Pamilya ng Mga Kristiyano. Kapag sinabi na isang pamilya, madalas iniisip ng mga tao ay tungkol sa ama, ina, asawang lalaki, asawang babae, at ganyan din ang kanilang mga anak na lalaki at babae
na bumubuo sa isang buhay pamilya. At sinasabi na ang buhay ng mga Kristiyano ay nagsisimula rin sa buhay pampamilya. Kaya ang matatag na buhay pamilya at matatag na buhay Kristiyano, ito ay dapat na maayos na magkatugma. Kaya ang buhay sa loob ng isang pamilya at ang buhay sa church ay kailangang maayos na magkatugma. Ang ilan po ay naglalaan ng kanilang makakaya para sa kanilang pamilya. Sa pagitan po ng miyembro ng pamilya, anak, may asawang lalaki at asawang babae, napakagandang makita na ang miyembro ng pamilya ay may mabuting pakikisama sa isa't isa. Subalit sa kabaliktaran nito, mayroong mga brothers and sisters ang nagkukulang sa passion sa paggawa ng gawain ng Diyos at pinababayaan na po ito. At sa kabilang banda, may ilang mga tao na may higit na passion sa gawain sa church, subalit hindi naman sa kanilang pamilya. Ang dalawang buhay po na ito ay dapat na maayos na mabalanse. Subalit, sila ay nagkukulang po sa bagay na ito. Ang matatag na buhay pamilya at buhay sa church ay dapat na maayos na mabalanse at konektado. Kaya ngayon, pag-aaral na natin ang tungkol sa kung ano ang buhay ng pamilyang Kristiyano o buhay pamilya ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng Biblia. Mayroon sa Biblia na napakaraming talata na nakasulat ng detalyado ang patungkol sa buhay pamilya ng mga Kristiyano. Hindi ko masasabi lahat ngayon, ngunit ang pinaka-ibabahagi ko ay tungkol sa kung ano ang dapat gawin ng mga anak sa kanilang mga magulang at ano ang dapat gawin ng mga magulang sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng mga talata sa Biblia. Sa 10 utos na ibinigay ng Diyos, mula sa 1 hanggang 4, ito ay tungkol sa Diyos. At mula sa 5 hanggang sa 10 ay tungkol naman sa mga tao. Ang unang utos tungkol sa mga tao ay igalang mo ang iyong ama at ina. At unang kautusan na ito ang pinakamahalaga. At ang kasunod ay huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Sa palagay ko po, ito ay mula sa malaki at maliit na pagkakasunod-sunod ng kahalagahan ng utos. Ang kasunod na talata ay tungkol sa huwag kang papatay. Kaya kung iisipin natin, ang pinakamalaking kasalanang ginagawa ng mga tao ay ang pagpatay. Kasunod ang pangangalunya, pagnanakaw at pagsisinungaling. Ganito yung pagkakasunod-sunod para sa mga tao. Subalit, kailangan nating isipin na ang mas malaking kasalanan kaysa sa pagpatay ay ang pagsuway sa mga magulang. Kaya, may nagsasabi na kung ang 5 utos po ba ay konektado sa unang grupo ng utos na kung saan ay sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nagbigay ng kautusan na nakasulat sa 2 tapyas ng bato kay Moises. Kaya, sa palagay ko, ang paggalang sa magulang at paggalang sa Diyos ay talagang konektado po yan sa isa't isa. Sila na gumagalang sa kanilang mga magulang ng mabuti ay maaaring igalang ang Diyos ng mabuti rin. At silang naglilingkod sa Diyos ng mabuti ay mapaglilingkuran din ng mabuti ang kanilang mga magulang. Sa Hebreo 12, talatang 9, tayo'y nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y disiplinahin. At sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa Ama ng mga Espiritu upang tayo'y mabuhay? Meron tayong Ama sa laman at meron ding Ama sa Espiritu na siyang Diyos. Maging ang ating Ama sa laman ay binibigyan tayo ng mga bilin, pinagsasabihan at dinidisiplina tayo. Kaya gaano nga natin dapat ibigay sa Ama ng ating Espiritu at gawin ang lahat ng ating makakaya? Opo, ito po ay talagang tama.
Kaya nga, ito ay tunay at tiyak na gampanin ng anak na dapat nating igalang ang ating mga magulang bilang kanilang mga anak. Gayunpaman, ito rin ay sigurado na tayo, na mga Kristiyano, ay dapat nasuklian ang biyaya na natanggap natin mula sa ating Amang Diyos. Kaya nga, sinabi sa mga awit 116 sa verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ang ating buhay Kristiyano ay malinaw na hindi tayo namumuhay para sa ating sarili, para sa ating sariling kasiyahan, ayon sa ating kagustuhan, kundi nabubuhay tayo na sinusuklian ang biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin. Ang pagsukli sa kanyang biyaya ay napakahalaga. Gayun din naman, mayroon tayong biyaya na mula sa ating mga magulang. Tama po ba? Gaano sila naghirap na alagaan tayo at palakihin tayo? Isinilang, pinapalaki at tinuturuan. Hindi iniiwasan ng mga magulang ang lahat ng uri ng sakripisyo at pagpapagal para sa buhay ng kanilang mga anak. Hindi natin malilimutan ang biyayang mula sa ating mga magulang. Mayroong biyayang mula sa magulang na gaya ng langit sa taas na hindi natin maaabot. Kaya, ano ang dapat po nating gawin? Dapat po nating suklian ang biyaya na ito na hindi natin ito kinakalimutan. Ilan po sa mga magulang ninyo ay buhay pa at ang iba ay pumanaw na. Kaya pag-isipan natin ang salita ng Diyos para sa mga anak. Tingnan po natin sa Colossians chapter 3, Efeso, Filipos at kasunod ay Colossians, Colossians chapter 3 verse 20. Colossians chapter 3 verse 20. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito ay nakakalugod sa Panginoon. Kaya mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay. Ito ay ang utos ng Diyos at ito ay nakakalugod sa Diyos. Isang napakahalagang bagay. Napakahalagang bagay ang maglingkod at parangalan ng mga magulang. Kaya hangga't may pagkakataon tayong paglingkuran at parangalan ang ating mga magulang habang sila ay buhay pa, dapat po natin itong gawin. Kung hindi, sinasabi ng mga tao na pagsisisihan mo ito pagkatapos na pumanaw ang iyong mga magulang. Kaya habang tayo ay bata pa, kung hindi tayo mag-aaral ng mabuti, magsisisi po tayo. Kaya habang sila ay buhay pa, paglingkuran at parangalan ninyo ang inyong mga magulang. Kung hindi, lubos po ninyo itong pagsisisihan. Mahabang panahon na mula nang mamatay ang mga magulang ko, sa tingin ko ay hindi ko sila napaglingkuran ng mabuti. Kahit na gusto kong gawin iyon, noong ako ay kabataan pa, nagsimula na akong mag-aral ng Biblia sa seminaryo at naging mangangaral. At pagkatapos, ako ay naging napakaabala. Kaya ang kapitbahay namin ay hindi alam kung may anak ba yung mga magulang ko o wala. Meron akong kapatid, subalit madalas ay gabing-gabi na ako nakakauwi at pagkatapos ay umaalis ng madaling araw pa. Subalit ang aking mga magulang ay hindi nagreklamo. Yamang, ang gawain ko ay hindi makasanlibutan o masamang bagay, kundi upang ipalaganap ang ebanghelyo ng Diyos. Na-evangelize ko ang aking mga magulang at binautismoan ko sila. Ang aking tatay at nanay ay namuhay ng mabuting buhay Kristiyano. Hindi sila nagreklamo sa akin, kundi ipinapanalangin nila ako. Kaya, wala talagang naging problema. Subalit, nakakaramdam ako ng kirot
sa aking puso dahil sa hindi ko napaglingkuran ng mabuti ang aking mga magulang, lalo na sa Father's at Mother's Day. Minsan iniisip ko, kung buhay lang sana sila, mapaglilingkuran ko sila ng mabuti. Tingnan po natin sa Aklat ng Mga Kawikaan, Chapter 23. Kawikaan, Chapter 23, Verse 22. Kawikaan, Chapter 23, hanggang magmula Verse 22. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y matanda na. Sinasabi dito na dinggin ang salita ng ama at sundin ito. Ang mga anak ay hindi nakikinig ng mabuti. Ibig sabihin, hindi lamang hindi nakikinig kundi hindi rin ito sinusunod. Pakinggang mabuti at sundin. At huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y matanda na. Huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y matanda na. Kaya, kahit na marami silang ginawang sakripisyo at nagdusa ng mahabang panahon, kapag sila ay matanda na, minsan ang mga anak ay hinahamak sila. Kaya, ipinapahayag ng Biblia na huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y matanda na. Ang sinasabi sa Kawikaan, sa chapter 23, verse 24, ang ama ng matuwid ay lubos na sasaya, at ang nagkaroon ng matalinong anak ay magagalak sa kanya. Ang matuwid, ibig sabihin ay ang mga taong ligtas. Sila ay matuwid. At kung sila ay mamumuhay ng buhay na may pagsunod sa salita ng Diyos, sa paningin ng Diyos, sila ay matuwid. Ang ganitong klase ng tao ay magiging malaking kagalakan sa Ama. Kung mabibigyan, mabibigyang kasiyahan natin ng Diyos, mabibigyang lugod din natin ang ating mga magulang. At ang nagkaroon ng matalinong anak ay magagalak sa kanya. Kapag ang isang magulang ay nagkaanak, at ang kanilang anak ay naligtas at namuhay ng masunurin, wala nang mas hihigit pang kagalakan para sa mga magulang. Wala nang mas hihigit pang kagalakan kung maririnig ko na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Sa ikatlong Juan sa verse 4, sinabi ni Apostol Juan ang kagaya po nito. Ito ay isang malaking kasiyahan sa mga magulang na makita ang kanilang anak na isinilang at pinalaki, na maligtas at mabuhay ng mabuting buhay Kristiyano at namumuhay ng masunurin. Kaya sana ay sasabihin nila, ako ang nagpalaki sa kanila. At ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Ito ay malaking kagalakan. Kaya sa verse 25, hayaang ang iyong ama at ina ay sumaya, at siyang nagsilang sa iyo ay lumigaya. Marami tayong makikitang salita na kagaya nito sa Aklat ng Kawikaan. Dapat natin silang sundin ng mabuti at bigyang kaluguran. Kaya ilan sa mga magulang ninyo ay pumanaw na, subalit sa tingin ko marami sa inyo ay buhay pa ang mga magulang. Kaya paano naman po kayo? Pinararangalan at binibigyang kasiyahan ba ninyo ang inyong mga magulang? Kung hindi, ito ay pagsuway sa salita ng Diyos. Una, dapat ninyong pagsisihan ng kasalanan ito. Sa ating buhay Kristiyano, dapat nating iugnay ang ating puso at buhay sa bawat salita ng Diyos. Mayroong kasabihan na kagaya po nito. Ang aklat ay ang mismong aklat. Ako ay ang sarili ko lamang. Bakit kailangan natin pag-aralan ng salita ng Diyos? Kung marami kayong kaalaman patungkol sa Biblia, ano ang gagawin ninyo sa kaalamang ito? Ito ay upang sundin. Kaya pagkatapos nating maunawaan ang biyaya ng Diyos at naging sobrang masaya at mapagpasalamat tayo, kaya sa abot ng aking makakaya ay nais kong sumunod kahit sa maliliit na bagay muna. Kaya pag-aralan po natin ang Biblia upang sundin po ito. Tingnan po natin sa Kawikaan chapter 15 verse 20. Ang matalinong anak ay nagpapasaya ng ama
ngunit hinahamak ng taong hangal ang kanyang ina. Sino ang matalinong anak? Silang mga naligtas at mga sumusunod sa Diyos at namumuhay sa buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos, sila yung mga matalinong tao. Sa pananaw ng Diyos, ang ganitong anak ay nakakapagbigay lugod sa ama. Pinagiginhawa nila ang kanilang ama at ina ng mabuti. Ngunit hinahamak ng taong hangal ang kanyang ina. Ang ating ina ang nagsilang sa atin, ang nagpalaki sa atin na may kahirapan. At isinakripisyo ang kanilang buong buhay. Subalit, kapag ang ating mga magulang ay may ibang opinyon sa atin, nagagalit tayo sa kanila. At sinasabi ng iba, bakit mo pa ako ipinanganak? Ano ba ang ginawa mo para sa akin? Pagkatapos ay isipin ng mga magulang, kami ang nagsilang at nagpalaki sa kanya. Sa kabila ng kahirapan, subalit ito pa ang salitang isusukli niya sa amin. Sa tingin po ba ninyo, ay wala silang ginawa para sa inyo? Ang inyong mga magulang ay maaaring maging napakalungkot. Hinahamak ang kanyang ina. Hindi natin dapat hamakin ang ating ina. Ito ay sobrang malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya sa unang Timoteo, sa chapter 5, sa verse 4, hayaang matutunan muna nila ang gantihan ng kanilang mga magulang. Tingnan po natin yung talata na ito. Tingnan natin sa unang Timoteo, sa chapter 5, sa verse 4. Unang Timoteo, chapter 5, verse 4. Ngunit kung ang sinumang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, hayaang matutunan muna nila ang kanilang mga banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ang kanilang mga magulang, sapagkat ito ay kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin ay kailangan protektahan at tulungan ng church ang mga matatanda na walang pamilya gaya ng isang matandang balo. Sa church ay mayroong listahan ng mga balo. Ngunit, kung ang sino mang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, huwag maging pabigat sa church. Sa halip ay, hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ang kanilang mga magulang. Kaya dapat natin silang turuan kung paano gagantihan ang kanilang mga magulang mula sa kanilang pagkabata. Sapagkat ito, sabi dito, sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang gantihan ng ating mga magulang, sundin ang kanilang salita, ang pasayahin sila, ay maaaring maging katanggap-tanggap na pag-aalay sa harapan ng Diyos at nakapagpapasaya sa Diyos. Alam po ba ninyo ito? Gayun din, kailangan natin pag-isipan na ang pagiging masama sa ating mga magulang, ito ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Dapat tayong maging mapagpasalamat sa pagkakaroon ng pagkakataon na gumawa ng mabuti sa ating mga magulang sa halip na iniisip na sana ay namatay na ang mga magulang ko. Sa bawat panibagong taon, binabati natin ang ating mga magulang. Sana ay maging malusog kayo at mabuhay ng mas matagal. Subalit sinasabi natin sa ating puso, pakiusap, mamatay na kayo ngayong taon. Naniniwala ako na kakaunti lang ang nag-iisip ng ganito, subalit, kung meron man, at alam ito ng iyong mga magulang, maaari silang magalit. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Kaya mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Sinabi dito sa Panginoon, ito ay binibigyang diin na may kaparehong kahulugan na sa salita ng Panginoon, sa kanyang pamumuno. Maging ang mga magulang ay pinipilit nila ang kanilang anak na huwag sumampalataya sa Diyos o di kayo sumamba sa mga Diyos-Diyosa na lang at yukuran ng mga ito, ito po ay mali. Kailanman ay hindi ito katanggap-tanggap. Kung sabihin nila ito, mali ang mga magulang natin. Hindi natin ito masusunod.
Kaya nga, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Ibig sabihin ay sundin ninyo ang inyong mga magulang ng ayon sa salita ng Panginoon. Ang mga magulang ay mahalaga, subalit mayroong nag-iisang mas mahalaga at mas mataas. Siyempre po, ito ay ang Diyos. Walang sino man ang maaaring maglagay ng kanilang magulang na mas mataas kaysa sa Diyos. Kaya sa Mateo chapter 10 verse 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya dapat nating ibigin at sundin ang ating mga magulang, subalit hindi dapat hihigit sa Panginoon o sa Diyos. Ang ating mga magulang ang nagsilang at nagpalaki sa atin, subalit nilikha ba nila tayo? Ang Diyos ang nagsilang sa atin sa pamamagitan ng magulang natin. Si Maria ang nagsilang kay Jesus, subalit nilikha ba niya si Jesus? Nilikha ba niya si Jesus upang isilang dito sa mundo? Hiniram lamang ng Diyos ang kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Hiniram ng Diyos ang sambahayan ni Jose at Maria ng sandaling panahon. Subalit, lahat ng bagay ay nangyari sa pamamagitan ng Diyos. Ang ating kapanganakan ay naisagawa sa pamamagitan ng ating mga magulang. Subalit, ang Diyos ang natatangi at nag-iisang nagsagawa nito. Sa mga awit 139, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamanghamangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Kaya gaano kamanghamangha ang ating laman? Nilikha tayo ng Diyos. Kaya sinabi din po ni Job, hindi ba siya na lumalang sa akin sa bahay bata ang sa kanya'y lumalang? At hindi ba iisa ang humugis sa atin sa sinapupunan? Tama, nilikha ako ng Diyos. Malinaw itong naisulat. Kaya ang ating mga magulang ay mahalaga, ngunit hindi sila hihigit sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan para sa kanyang plano at layunin at isinilang tayo sa mundong ito upang tuparin ang kanyang layunin. Kaya kahit ipinanganak tayo sa kasalanan, nilulutas ng Diyos ang problemang iyon. Upang iligtas tayo, ang kanyang bugtong na anak ay namatay doon sa krus. Iniligtas tayo ng Diyos. Iniligtas ng Diyos ang mga makasalanang mawawasak at ginawa sila bilang kanyang mga anak, mga taong pupunta sa langit. Magagawa ba ito ng mga magulang? Bagaman gawin nila ang anumang bagay, ito ay para lamang sa ating laman. Hindi magagawa ng mga magulang na mamatay para sa espiritu ng kanilang mga anak. Hindi. Ngunit ang Panginoon ay namatay para sa atin, muling nabuhay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At patuloy niya tayong ginagabayan hanggang sa makapasok tayo sa kanyang kaharian. Kaya naman kailangan natin igalang ang ating mga magulang, ngunit huwag silang ilalagay sa ibabaw ng Diyos. Ito ang dahilan kung kaya't nasusulat, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang mga magulang sa kanilang mga gumagalang sa kanilang mga magulang, ipinangako ng Diyos ang kanyang pagpapala. Tingnan po natin sa Efeso sa chapter 6. Verse 1 hanggang verse 3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Mayroong espesyal na utos mula sa Diyos, mula sa mga utos na ibinigay ng Diyos. Ito ay ang igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ito ang kauna-unahang utos sa tao. Ito ang unang utos na may pangako. Kung gayon, ano ang pangako? Ang pagpapala ay pinangako po. Kaya gaya ng nasusulat, kapag iginalang natin ang mabuti ang Diyos, iibigin siya ng Diyos ng higit at tinawag ng Diyos si Jesus bilang, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako lubos na nalulugod.
At kung susundin natin ang kanyang salita, tatawagin niya tayo bilang, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. At pagpapalain po ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin pong buhay. At ang pagpapala ng Diyos ay ipinangako sa lahat ng mga gumagalang ng mabuti sa kanilang mga magulang. Kaya igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, ito ang unang utos na may pangako, upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Lahat ng mga bagay sa ibabaw ng lupa ay magiging mabuti. Ang ibig sabihin ng mabuhay ng matagal ay maging malusog at mabuhay ng matagal. Kaya kailangan nating malaman na ang lahat ng mga gumagalang sa kanilang mga magulang ng mabuti, sila ay pagpapalain ng Diyos. Upang ikaw ay maging maayos at matanggap ang pagpapala ng Diyos, dapat mong igalang ang iyong mga magulang. Paano mo matatanggap ang pagpapala ng Diyos kung hindi ka tapat sa iyong mga magulang? Ito ang unang utos na mayroong pangako. Paano tayo makakaasa na magiging maayos habang nilalabag ang utos po na ito? Isang bagay ang dapat nating malaman, na ang mga taong hindi ligtas sa mundong ito ay hinahayaan ng Diyos na mamuhay sa anumang paraan. Pero bakit po? Hanggang sa sila ay magsisi, sinasabi ng Diyos, okay, mabuhay ka kung saan ka masaya. Ngunit sa katapusan ng kanilang buhay, sila ay papasok sa paghuhukom ng Diyos sa walang hanggang pagkawasak. Hinihintay sila po ng Diyos hanggang doon. Bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Hinahayaan sila ng Diyos na mabuhay ayon sa kanilang kalooban, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi agad isinasagawa, kaya't ang puso ng mga tao ay lubos na nakatuon sa paggawa ng kasamaan. Matapang silang gumagawa ng mga kasalanan dahil ang paghatol para sa kasalanan ay hindi agad-agad isinasagawa. Kaya sabi nila, nasaan ang Diyos? Ngunit ito ay hindi dahil walang Diyos, kundi dahil ang Diyos ay matyaga hanggang sa sila ay magsisi. Subalit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Ngayon, ito ay walang hanggang paghuhukom. Gayunpaman, ang mga naligtas ay magsisimula ng kanilang buhay bilang mga anak ng Diyos mula sa araw na sila ay maligtas. Kaya hindi hinahayaan ng Diyos ang mga ligtas na tao na mabuhay ng ayon lang sa gusto nila. Tinuturuan, pinamamahalaan, at sinasanay ng Diyos ang mga naligtas. Minsan ibinibigay ng Diyos ang mga pagdurusa sa mga naligtas at ibinibigay ang kanyang salita. Kung susundin natin ang salita, ito'y magiging mabuti. Kung tayo ay susuway, parurusahan tayo ng Diyos. Pinamumunuan tayo ng Diyos. Bakit? Sabi, wala akong pakialam kung mali ang anak ng iba. Ngunit, kapag ang aking anak ay mali, sinasaway ko siya. Kung gumawa siya ng mabuti, nais kong purihin siya at bigyan siya ng mas mabuting bagay. At kung may pagkakamali man siya, dinidisiplina ko siya. Kaya pinamumunuan ng Diyos ang kanyang mga anak at nangako ang Diyos na pagpapalain ang mga gumagalang sa kanilang mga magulang. Upang matanggap mo ang pagpapala ng Diyos, dapat mong igalang ang iyong mga magulang upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Kaya palaging tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Hinangaan ko siya nang makita kong iginagalang niya ng mabuti ang kanyang mga magulang. Sa tingin ko ay pagpapalain po ng Diyos ang taong ganito. Ang mga tao na iginagalang nila ng mabuti ang kanilang mga magulang. Ang ibang mga pamilya ay maraming problema dahil ang kanilang mga magulang ay may pagkasinto-sinto. Ngunit palagi niyang iginagalang at tinutulungan ng kanyang mga magulang. Nararamdaman ko na siya ay napakahusay. Gayunpaman, sa kabila ng hindi sila ang nagsilang sa kanila, ang manugang na babae ay iginagalang ang kanyang biyenang lalaki at biyenang babae. At ang manugang na lalaki ay iginagalang ang kanyang biyenang lalaki at biyenang babae. Nang makita ko ang mga taong ganito, hinangaan ko talaga sila. Itong mga taong ito ay napakabuti. Sila ay siguradong pagpapalain ng Diyos. Malinaw na ginagawa nila ang bagay na pagpapalain ng Diyos. Upang matanggap ang mga pagpapala ng Diyos, kailangan nating sundin ang aktibo ang salita ng Diyos kaysa mamuhay ayon sa ating sariling mga plano. Kung gayon,
ang pagpapala ng Diyos ay darating. Ngunit, paano kaya kung ang isang tao ay masuwayin sa kanyang mga magulang? Paano po kung ang isang tao ay masuwayin sa kanyang mga magulang? Ano po ang mangyayari? Makikita po natin sa aklat ng Exodo. Tingnan po natin sa Exodo, chapter 21. Genesis, Exodus, chapter 21, verse 17. Tingnan natin ang verse 17. 21, verse 17. Verse 17. Ang magmura sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin. Anong kakilakilabot po na salita ito? Ang magmura sa kanyang ama o sa kanyang ina. Anong ibig sabihin po nito? Ito ay pagbabaliwala sa mga magulang. Ito ay paghamak sa magulang. Ito ay pagsuway sa mga magulang. Sabi, ay papatayin. Maraming mga talata sa Biblia ang katulad po nito. May nagsasabi sa mga taga-Nayon, ang anak kong lalaki ay matigas ang ulo, walang galang at suway sa kanyang mga magulang. Lasenggo. Sinasabi sa kanila ng Biblia na batuhin ang anak hanggang sa mamatay. Ito ay nakakatakot. Bakit po? Ito ay mas malaking kasalanan kaysa pagpatay. Ito ay kasalanan na karapat dapat sa kamatayan. Kaya mayroong mga ganitong kakilakilabot na salita sa Biblia. Deuteronomy chapter 27. Sunod po sa Exodo, Levitico, Bilang. Alam niyo po ba yun, Deuteronomy? Tingnan natin, Deuteronomy 27. 27 verse 16. Deuteronomy 27 verse 16. Sumpain ang sumisira ng puri ng kanyang ama o ng kanyang ina at ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Tinipo ni Moises ang mga Israelita sa bundok ng Gerizim at bundok ng Ebal at ipinangaral ang salita ng Diyos. Mapalad ang mga sumusunod sa salita ng Diyos at ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Sumpain ang sinumang sumusuway sa salita ng Diyos at ang buong bayan ay magsasabi, Amen. At sumpain ang sumisira ng puri ng kanyang ama o ng kanyang ina at ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Anong ibig sabihin ng Amen? Gayunawa ang mangyari. Ibig sabihin sumasang-ayon. Ito ay natural dahil ito ay salita ng Diyos. Ang mga sumusunod sa salita ng Diyos ay pagpapalain. At ang mga sumusuway at hindi gumagalang sa kanilang mga magulang ay susumpain. Binabaliwala nila ang kanilang mga magulang dahil mas may pinag-aralan sila kaysa sa kanila. Hindi ba ito yung nakakatakot po? Ako po yung natatakot na makita ang salitang ito. Dapat nating malaman na ang salita ay nakakatakot. Wow, nakakatakot. Dapat nating malaman na ang salitang ito ay nakakatakot. Tingnan natin, Kawikaan, chapter 30. Chapter 30, verse 17. 30, verse 17. Masipag po nating saliksikin ang Biblia sa Kawikaan 30 verse 17, ang mata na tumutuya sa kanyang ama at humahamak sa pagsunod sa kanyang ina ay tutukain ng mga uwak sa libis at kakainin ng mga buitre. Ito ay talagang nakakatakot. Paano naman ang mga mata ng taong tumutuya sa kanyang ama at humahamak ng pagsunod sa kanyang ina? Tutukain ng mga uwak sa libis ang kanyang mga mata. Tutukain ng mga uwak sa libis at kakainin ng mga buitre. Kakainin ito ng mga buitre.
Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito na hindi siya karapat-dapat mabuhay. Hindi siya tao. Maraming nakasulat sa Biblia na katulad nito. Hindi dapat isipin ng mga Kristiyano na ang pagsuway sa kanilang mga magulang, kapag ang hayop ay lumaki, iniiwan nito ang kanyang ina at hindi na bumabalik. Ang ibang mga hayop, umaalis sa sandaling sila isilang. Maaring hindi nito alam kung sino ang kanyang ina. Gayunpaman, sa karamihan ng mga hayop, buong pusong inaalagaan ng ina ang mga bata hanggang sa lumaki ang bunso sa sapat na gulang. Kapag ang mga hayop ay dumarating at sinusubukan na kainin yung bata, ang ina ay lumalaban ng desperado. Gayunpaman, kapag ang batang oso po ay lumaki, iniiwan nito yung iniiwan ng ina ang batang oso at minsan iniiwan ng batang oso ang kanyang ina. Ito po ay natural. Gayunpaman, iginagalang ng mga tao ang kanilang mga magulang na nagsilang sa kanila at nagpalaki sa kanila. Ito po ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at ng mga hayop. Masasabi natin na sila na hindi gumagalang sa mga magulang ay parang hayop. Parang hayop. Tama po ba? Ganoon ang ginagawa ng mga hayop. Kahit na isinilang at pinalaki sila, pinalaki nila ang kanilang mga anak. Ngunit hindi alam ng mga anak kung paano sila susuklian. At sinasabi na lang niya na bye-bye, paalam. Sila'y nabubuhay ayon sa kanilang kaginawaan. Sila'y hindi mga tao kundi mga hayop. Subalit ang mga tao ay gumagalang, nag-iingat at sumusunod sa kanilang mga magulang na nagsilang at nagpalaki sa kanila. Gayunpaman sa Mateo chapter 15 verse 4 hanggang 6, ngunit sinasabi ninyo na sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, anumang pakinabang mo sa akin, mula sa akin, ay ipinagkaloob ko na sa Diyos. Tinatawag natin itong korban. Pagkatapos, iniisip nila na kahit na wala na akong gawing anuman para sa mga magulang, ay wala akong dapat na gawin pa. Dahil naihandog ko na ang mga bagay na dapat ibigay sa magulang patungo sa Diyos. Ito po ay hindi nakasulat sa Biblia. Sinasabi ng Biblia na iyon ay tradisyon lamang ng mga matatanda. Ang taong iyon ay hindi na kailangan pang gumalang sa kanyang ama o ina. Kaya pinawawalang sa isa'y ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Wala nang dapat gawin ang gawing anuman sa magulang kung maayos tayong gumagawa para sa Diyos. Sino po ang nagsabi ng ganito? Sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 2, ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Mayroon pong napakaraming mga kasalanan sa talatang ito, subalit higit na sinasabi ng Biblia ang suwail sa mga magulang. Kaya gaya ng huling panahon na dumarating, marami ang nagsasabi na sino mang gumagalang sa magulang ay mama's boy. Kung may maayos na gumagalang sa kanyang magulang, siya'y lalaitin ng ibang tao na siya'y sinaunang tao pa. Kung ganoon, okay ba na hindi na gumalang sa mga magulang dahil ikaw ay taong nasa uso? May taong nagsasabi ng ganito, kahit na wala akong gawing anuman, sa halip na ako, ang gobyerno ay tutulungan sila ng mabuti. Kaya, dapat ko pa ba silang tulungan? Ano pong sinasabi niya? Siya ba ay tao? Ang huling anyo ng kasalanan ay ang pagiging suwail sa magulang. Kaya, ito ay napaka makasariling pag-iisip, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Dahil makasarili ang mga tao, sila'y hindi man lamang nagpapasalamat sa kanilang mga magulang at hindi man lamang sila sinusuklian,
sa biyaya ng kanilang mga magulang at ayaw nilang paglingkuran ng kanilang mga magulang. Ang tradisyon na ito ay nangyayari po ngayon. Mayroong isang matandang babae ang dumalo po sa ating church, subalit siya po ay matagal na pong namatay. Maaring may ilan na nakakakilala at ang iba naman ay hindi kilala kung sino siya. Siya ay may 7 anak na mga lalaki. Ang isang anak ay congressman, ang isang anak ay professor sa university, ang isa pang anak ay sundalo, ang isa naman ay doktor. Gayun pa man, sila ay mga matataas. Ang isang anak ay mataas ang rango sa army, kaya nang siya dumalo sa ating church, ipinayabang niya ang kanyang mga anak. Dahil ang isa ay professor sa university at ganito, gayun pa man, ito po ay mabuti. Sa kabilang banda, ang kanilang ama ay namatay na at walang anumang sino mang makapaglilingkod sa matandang nanay sa kanilang bahay. Sa kanyang mga anak, tanging isang lalaki lamang ang naligtas sa Amerika. At ang mga anak, walang sino mang nais maglingkod sa kanilang nanay sa kanilang bahay. At sinabi ng mga manugang sa isa't isa, bakit ako maglilingkod sa kanya? Sa aking bahay. Kaya siya ay nagpunta sa bahay ng isa niyang anak at nang matagal na ay lumipat sa bahay ng isa pa niyang anak. Nababasa niya ang ekspresyon ng kanyang mga anak at manugang na babae sa tuwing siya ay pumupunta sa bahay ng kanyang mga anak. Kaya nang marinig ko ang tungkol doon, hindi ako makapaniwala. Kung talagang ayaw nilang paglingkuran ng nanay nila sa kanilang bahay, mas mabuti pang maghanda sila ng bahay para sa kanya sa pamamagitan ng pag-aambagan sa halip na ang kanilang nanay ay palipat-lipat ng bahay sa kanyang mga anak. Kaysa nababasa ang kanilang ekspresyon sa kanya. Dapat silang humanap ng paraan upang matulungan siya. Tama po? Marami ako nakikitang ganitong sitwasyon. Siya po ay naaabuso. Kaya ang magulang na naabuso ng ganito ng kanyang anak, nararamdaman nilang sila'y pinagtataksilan. Kaya ang matatanda ay maaaring magpakamatay. Marami na pong gumawa ng ganito. Alam niyo po ba? Hindi po ba? Kahit na nagagawa ng anak na talikuran ang kanilang magulang, subalit kahit kailan ay hindi tatalikuran ng magulang ang kanilang mga anak. Isang araw po noon, nang ako'y nagbabasa ng dyaryo, meron pong isang taong dinala ang kanyang nanay upang mag-travel sa Jeju Island at iniwan niya ang kanyang nanay doon at umuwi siyang mag-isa. Kaya tinanong ng isang pulis yung nanay, saan ka nakatira? Ano ang iyong phone number? Kahit na alam niya ang mga ito, hindi siya sumagot dahil nag-aalala siya na masira ang kanyang anak. Kaya inisip niyang ako ay matanda na, dapat na akong mamatay. Ayos lang ang mamatay, ngunit ayaw kong masira ang aking anak. Kahit na siya'y tinalikuran na ng kanyang anak, iniisip pa din niya ang kanyang anak. Kaya nang ito'y mabasa ko, hindi din ako makapaniwala. Opo, ganito ang mundo. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat gumagawa ng ganito. Bawat isa, kung iyong iginagalang ang iyong mga magulang, igagalang kayo ng inyong mga anak balang araw. May masunuring anak sa mga masunuring anak. May mga hindi masunuring anak mula sa mga hindi masunuring anak. Mayroon pong isang kwento sa Korea. Maring ang kwentong ito ay sa Korea lamang. Matagal ng panahon ang nakalipas. Kapag tumanda na ang magulang, mayroong isang tradisyon. Goryeojang ang tawag dito. Sa panahon ng Goryeo, noong unang panahon sa Korea, noong oras ng panahon na iyon, ang mga anak ay gumagawa ng kuweba sa bundok at naglalagay ng pagkain para sa ilang mga araw at dinadala ang mga magulang na matanda doon sa loob. At sinasabi nilang kumain ka ng pagkain at mamatay ka na. Isang araw, isang lalaki ang dinala ang kanyang nanay na may carrier sa bundok kasama ang batang anak para sa Goryeojang. Siya ay nakapaghanda na doon ng kuweba. Siya ay naglagay na din ng pagkain pang ilang araw at sinabi niya sa kanyang matandang nanay, "Nanay, pakiusap, manatili ka dito at mamatay ng payapa." Pagkatapos, sinikap niyang umuwi sa kanyang bahay. Nang sandaling iyon, sinabi ng kanyang anak sa kanya, "Tatay, magdadala ulit tayo ng carrier." Sabi niya, hindi na kailangan magdala. O hindi po, pagtagal ay kailangan ko ito. Kapag ikaw, tatay, ay tumanda na, dadalhin kita dito. Tama po ba? Kaya gulat na gulat ang kanyang tatay. Kinuha niyang muli ang kanyang nanay. Opo, tama. Sila na hindi gumagalang sa magulang ay tumatanggap ng ganti ayon sa kanilang ginawa sa kanilang mga magulang.
Kaya lahat tayo ay dapat na malaman ito. Huwag ninyong isipin ang pagsuway sa inyong mga magulang. Ito ay malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Kung ating iginagalang at pinasasaya ang ating mga magulang, ay nakapagbibigay lugod at katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Pagkatapos ito, ang mga bagay din na dapat gawin ng mga magulang sa kanila namang mga anak. Tingnan po natin sa Efeso chapter 6. Efeso chapter 6. Verse 4. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Opo, narito ang simpleng salita. Ang nilalaman nito ay nakasulat sa Biblia ng maraming ulit, mga ama. Ang ibig sabihin na ang mga ama at ina. Huwag ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Ibig sabihin po ay maraming bagay, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Dapat nating malaman na ang mga anak ay mahalagang buhay na iniwan sa atin ng Diyos. Iniwan sila ng Diyos sa atin. Kaya sa Hebreo chapter 2 verse 13, alam niyo po kung anong sinasabi ni Jesus sa atin? Sinasabi niya na, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Opo, sila'y ibinigay ng Diyos sa atin. Ang mga anak ay nagmula sa magulang. Hindi po ito totoo. Sa katunayan, sila ay mula sa Diyos. Kaya sa awit 127 sa verse 3, narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan na isang gantimpala. Ang mga anak ay pamanang mula sa Diyos. Ibig sabihin sila importanteng pamana. Mga awit 139 verse 13 hanggang 14, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi at sa bahay bata ng aking ina ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang paggagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ginawa ako ng Diyos mula sa sinapupunan ng aking ina. Sinasabi ng mga astronomers na walang ibang lugar kung saan mabubuhay ang tao kundi sa daigdig lamang. At mayroong milyong mga halaman, milyong mga hayop, subalit lahat ng ito'y ginawa para sa tao. Ilan sa mga nilalang na nilikha ng Diyos, tanging mga tao lamang ang nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo po ba kung gaano kahalaga ang bawat isa sa atin dito sa malaking kalawakan na ito na ginawa ng Diyos? Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Ito'y nangangahulugang tayo'y nilikha para sa plano ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos at layunin ng Diyos. Ang ipinanganak bilang tao ay ipinanganak para sa layunin ng Diyos. Ito'y ipinagkatiwala sa mga magulang. Ito'y ipinagkatiwala sa mga magulang. Si Jesus ay ipinanganak sa pamamagitan ng paghiram sa sinapupunan ni Maria at sa pamilya ni Jose nang may layunin. Si Jesus ay pumarito upang iligtas ang mga makasalanan at tayo dumating sa kaligtasan. Kaya, tayo nilikha para sa layunin at kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga anak ay mahalagang nilalang na nilikha ng Diyos para sa kanyang banal na plano at layunin. Kaya't hindi dapat isipin ng mga magulang na kanila ang mga anak nila. Hindi natin dapat kalimutan na sila'y nilikha ng Diyos para sa kaluwalhatian at banal na walang hanggang layunin. Kaya sinabi ng Diyos, sila na aking nilikha ay para sa aking kaluwalhatian. Kaya gaano itong kamangha-mangha? Sa Isaiah chapter 49 verse 15, sinasabi na malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin? Na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, sabi sa Isaiah chapter 49, sa verse 15, oo, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Ang nanay ay nabubuntis at nagsilang sa kanilang mga anak nang may paghihirap ng kamatayan. Gaano ba nila kamahal ang kanilang mga anak? Ang pinakamalapit sa pagmamahal ng Diyos ay ang pagmamahal ng ina. Ang pag-ibig ng ina ay mas malaki kaysa pag-ibig ng ama. Napakalaking pag-ibig.
Ngunit minsan po, sa mga araw ngayon, pinababayaan na po nila ang kanilang mga anak. May ganito na pong mga tao. Ito'y hindi mapapatawad na kasalanan. Kaya sinabi po ni David sa mga awit, chapter 27, sa verse 10, sapagkat pinabayaan na ako ng aking ama at ina, gayon may ibabangon ako ng Panginoon. Kaya maaaring makalimutan ng mga babae ang kanilang mga anak, ngunit hindi sila makakalimutan ng Diyos. Kahit naiwan ng magulang ang kanilang mga anak, hindi sila iiwan ng Diyos. Bakit po? Ganito tayo iniibig ng Diyos. Ganito tayo pinahahalagahan ng Diyos. Mateo 16:26, sinasabi na ang buhay ng isang tao ay higit na mahalaga kaysa buong sanlibutan. Ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang mga hayop ay isinilang upang huliin at katayin. Ang mga tao ay pinanganak upang mabuhay magpakailanman. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang gayong napakahalagang buhay. Pero paano natin makakayang palakihin ang ating mga anak sa sarili nating pamamaraan? Mayroon ba kayong karapatan na gawin ang gusto ninyong gawin sa napakahalagang buhay na ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos? May ilang mga magulang na itong mga magulang na gustong makamit ng kanilang mga anak ang mga bagay na hindi nila nakamit at sinusubukan nilang hubugin ang kanilang mga anak ayon sa kanilang kagustuhan. Hindi pagmamayari ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kailangan niyo po talaga itong maunawaan. Sila'y pinagkatiwala lamang ng Diyos para sa kanyang kalooban. Ipinagkatiwala po ang buhay na ito. Kaya huwag niyo pong isipin na sila'y kasangkapan lamang upang tuparin ang inyong kalooban. Marami pong gawain ang kailangang gawin ng mga magulang. Hindi po madali ang pagiging magulang. Kung may karanasan po kayo sa pagpapalaki, mauunawaan niyo po ito. Sa Galacia 4:19, pumunta si Pablo sa Galacia upang ipangaral sa kanila ang Ebanghelyo at naghirap po siya sa panganganak upang sila'y maligtas. At kanyang sinabi sa verse 19 na para sa inyo ay muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Napakahirap nilang maligtas. Pahirap ng pahirap para sa isang tao ang maligtas. Sa pamamagitan ng maunlad na agham, sibilisasyon, sining, libangan, ang mundong ito'y nagiging gaya ng langit. Pero ito'y nagiging isang mundo na kung saan mahirap makapangligtas at mahirap para sa mga taong ligtas ang makapamuhay ayon sa kanilang pananampalataya. Alam niyo po ba ito? Ligtas ang mga taga-Galacia na ito. Pero dumating ang mga tagapangaral ng kautusan at niyanig ang kanilang pananampalataya. Nalito sila. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ang hirap sa pagpapalaki ang susunod pagkatapos ng paghihirap sa panganganak. Mas mahirap po ang pagpapalaki kung natupad na ang buhay ni Kristo at kung natupad na ang Espiritu ni Kristo. Dapat na matupad ang katangian ni Kristo. Kung naging anak ka na ng Diyos, unti-unting mababago ang iyong puso, pag-iisip at buhay gaya ng isang anak ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng si Kristo ay mabuo sa inyo. Habang unti-unti tayo nagbabago, at kapag dumating na ang Panginoon, magiging maluwalhati ang ating katawan gaya ng Panginoon. Anyway, sa tingin ko, nahirapan sa panganganak ang mga magulang. At sa buong buhay nila, nag-aalala ang mga magulang, nagatrabaho ng mabuti, at nabubuhay para sa kanilang mga anak. Kaya gaano po kahirap ang mga anak ang magpalaki sa kanila? Na palakihin silang malusog, na maturuan po sila ng mabuti.
Anyway, noong unang araw daw, sinasabi nila na may dalang sariling pagkain ng mga bata kapag sila'y lumalabas. Pero wala nang dalang sariling pagkain ng mga bata ngayon. Kailangan bang pakainin lamang natin sila? May karagdagang hirap upang bigyan sila ng edukasyon. At gaano ka-edukado ang mundo? Gaano ka-delikado ang mundo? Napakadaling mangyari na sila'y mahulog sa kasalanan. Mahulog sa sanlibutan at tangayin ng kasamaan. Kaya ang palakihin sila at turuan sila, hindi ito ang katapusan. Kailangan po natin silang tulungan na maligtas. Ano po ba ang inyong layunin? Ang pagsuporta ba sa kanilang pag-aaral? Na maging sikat sila? Na maging mayaman sila? Na maging mga natatanging tao sila? Hindi po. Hindi po. Ang pangunahing layunin ay tulungan silang maligtas. Kung nangyari, kung ganito na sila'y nakapasok sa pinakamahusay na paaralan at naging isang sikat na tao, maging ikaw man ay isang politiko o isang negosyante, yan, kamanghamanghang tao ka. Pero kung ang kaluluwang iyon ay hindi ligtas, magtatapos po ito. Kaya nga po sinabi sa Lucas, chapter 12 verse 20, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Nakakuha ka man ng maraming karunungan, maraming kayamanan, karangalan, o kung anumang iyong natipon. Ito ba ay sa iyo? Kung kukunin ngayon ang iyong kaluluwa, kanino ito mapupunta? Gayun nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Sila'y mga hangal. Alam niyo po ba kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa gayong tao? Mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Kung hindi siya ipinanganak, hindi siya mapupunta sa impyerno. Kung siya ipinanganak bilang hayop, magiging walang anuman kapag namatay na siya. Pero dahil nilikha siya ayon sa wangis ng Diyos, mayroon siyang espiritu. Ang sanlibutan at ang pagnanasaan nito ay lumilipas. Maglalaho sa isang saglit ang magaganda at tanyag ng mga bagay sa sanlibutan. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Ang tumanggap ng kaligtasan. Yan po ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos ating maligtas, makakapasok na tayo sa buhay na walang hanggan, makakapamuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa layuning iyon, nilikha ng Diyos ang tao at tayo isinilang sa layuning iyon at sa layuning iyon tayo naligtas. At kailangan nating palakihin ang ating mga anak sa layuning iyon. Hindi po ba? Ano ba ang gagawin mo? Ano bang gagawin mo kung bakit mo pinapalaking sikat na tao ang mga anak mo? Para ba kumita ka ng malaking pera? Para lamang iyon sa mundong ito. Maraming kwento sa Biblia ang patungkol sa mga mayayamang hangal. Sa Lucas chapter 16, mayroong isang lalaking mayaman na nagsusuot ng magagarang damit at kumakain, naglalasing, umaawit, sumasayaw, at nagsasaya araw-araw sa kanyang magandang bahay. Namatay ang taong iyon at pumunta sa impyerno. Sa Lucas chapter 16 verse 24, naghihirap ako sa apoy na ito, sabi niya. Samantalang si Lazaro, isang pulubi sa harap ng bahay, may sugat sa buong katawan. Naghahangad siya na makakain mula sa mga nauhulog sa hapag ng mayaman. Namatay ang pulubing si Lazaro at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham doon sa paraiso. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi po ito nangangahulog ang lahat ng pulubi ay pupunta sa langit at ang lahat ng mayaman ay pupunta sa impyerno. May ilang mayayamang tao ang mahirap maligtas. Iisipin nila na bubuhay ako ng matiwasay pero saan ang langit? Marami magagawa ang pera pero kailangan ko pa ba ang Diyos? Habang nasusunod ang kasiyahan ng katawan, wala akong pakialam sa kaluluwa at anumang gaya niyon, wala akong pakialam. Kaya napakahirap para sa isang mayamang tao ang maligtas.
Pero maging ang mga mayaman ay maaaring maligtas kung sila ay may dukha na espiritu. Ang kahulugan ng dukha sa espiritu ay nang maunawaan niya ang walang kabuluhang buhay kung saan dumating na siya ay dumating na walang dala at aalis na walang dala at nag-aalala sa kanyang kaluluwa. Kaya mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit ayon sa Mateo 5:3. May ilang tao ang physical na dukha pero mayaman naman sa espiritu. Umaasa sila makakaipon ng maraming pera. Nabibili ng isang gusali at naghahanap ng maraming bagay sa sanlibutang ito. Sa gayong tao, sa Lucas 12 verse 20, sinasabi ng Diyos, hangal. Kaya mga kapatid, paano niyo po ba gustong palakihin ang inyong mga anak? Ano bang pangarap ninyo sa inyong mga anak? Kung titingnan niyo lamang ang paglaki ni Jesus sa Lucas chapter 2, nang si Jesus ay 12 years old, siya at ang kanyang mga magulang ay pumunta sa Jerusalem upang ipagdiwang ang pista at umuwi. Pero nang sila umuwi, natagpuan nilang hindi nila kasama ang batang Jesus. Naku, ano yun? Dahil habang sila'y naglalakad ng malayo, hiwalay ang mga lalaki at babae sa kanilang kaugalian. Kaya inaakala ni Maria na kasama ng kanyang amang si Jose, si Jesus, at inaakala naman ni Jose na si Jesus ay kasama ng kanyang ina. Maaaring sumusunod ang bata sa kanyang ina o sa kanyang mga kamag-anak. Nang dumating sila sa kanilang tahanan, wala ang 12 taong gulang na si Jesus. Hala, ano nangyari? Hindi ka ba niya sinundan? Ay, anong ibig mong sabihin? Akala ko ay sinusundan ka niya. Naku, malaking problema po ito. Kaya bumalik sila sa Jerusalem. Hinanap nila kung nasaan si Jesus. Pagkatapos sa templo, ang batang Jesus ay nakikipag-usap at nagtatanong sa mga pari at doon sa mga eskriba. Nang tinanong nila si Jesus, sinagot niya ito. Kaya ang mga tao ay namangha at kanilang sinabi, anong mayroon sa batang ito? Dahil si Jesus ay may karunungan ng Diyos simula sa pagkabata. Nang makita ito ni Maria, siya'y namangha at nagsabi. Sabi ni Maria, anak, bakit ka naririto? Ano nangyari? Pagkatapos ay sumagot si Jesus sa Lucas 2:49, bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? Bakit kung saan-saan ninyo ako hinahanap? Saan ba ang bahay ng aking ama? Sapagkat sa panahong iyon, ang templo ng Diyos ay nasa Jerusalem. Bahay ng aking ama. Hindi alam ni Maria kung ano ang ibig sabihin niyon. Kaya iningatan ni Maria ang mga salitang ito sa kanyang puso. Mga kapatid, saan niyo po ba nais na manatili ang inyong mga anak? Saan niyo po ba sila gustong matagpuan? O saan niyo po ba sila gustong papuntahin? Sa mga awit 27 verse 4, isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Kaya isang bagay ang hinihingi ko, sinabi niya na siya'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon. Makapanirahan sa bahay ng Panginoon. Sa awit 84 verse 10, sapagkat ang isang araw sa iyong bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Mas mabuti na maging tanod sa pintuan sa bahay ng Diyos sa isang araw kaysa tumahan sa bahay ng masama sa lahat ng araw ng buhay. Kaya nga, mga kapatid, kapag nakagawa kayo ng pagkakamali, mapapalaki ninyo ng maayos ang inyong mga anak at hahayaan ninyong tangayin ng Diablo ang inyong mga anak. Sa mundong ito, maunlad na ang agham, nalinang na ang kaalaman, maunlad na ang sibilisasyon, at maging ang sining ay nalinang at sumikat na. Kung nadaya ka nito ay wala ka sa iyong katinuan, pinalaki ninyo ang inyong mga anak
at nangyaring hinayaan ninyo silang tumulad sa sanlibutan? Hindi natin alam kung saan sila patungo. Nagtagumpay ba ang inyong mga anak? Ano ang kanilang napagtagumpayan? Naging matagumpay ba silang pangulo o isang tanyag na politiko? Sila ba'y naging isang napakayaman o CEO ng isang malaking kumpanya? Anong ginagawa nila? Tagumpay ba ito? Paano naman ang patungkol sa kanilang espiritu? Alam po natin ang higit na mahalaga. Dapat nating turuan ang ating mga anak mula sa pagkabata. Kailangan nating ituro sa kanila ang buhay ng isang tao at ano ang halaga ng buhay, kung ano ang tunay na pag-asa, at kung ano ang layunin ng buhay na ito. Alam niyo po ba kung sino ang lumikha ng bulaklak na ito? Namumukadkad ba ito sa kanyang sarili? Maari bang mamukadkad ang bulaklak ng napakaganda sa pamamagitan lamang ng kanyang sarili? O nag-evolve? Saan nagmula ang rosas kung ito ay nag-evolve? Dapat nating turuan ng ating mga anak na nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay ayon sa kanilang uri simula sa kanilang pagkabata po. Kailangan nating ilagay ang Diyos sa kanilang puso at tulungan natin silang makatanggap ng kaligtasan. Pagkatapos na sila'y maligtas, maging magsasaka man sila o isang mga ngalakal o isang negosyante, isang maliit na paraan lamang po yun. Hindi na problema kung ano man ang kanilang trabaho, ang mahalaga ay ang kanilang Kristiyanong pamumuhay. Ang sanlibutan po at ang pagdanasan nito ay lumilipas. Ang kayamanan at karangalan ay lumilipas. Pagkaraan ng ilang saglit, ito'y matatapos. Ang mahalaga ay kung saan patungo. Sa unang Samuel chapter 1 verse 22, si Ana, ina ni Samuel, ay nanalangin ng taimtim sapagkat siya ay nagkaroon ng anak. Diyos, bigyan mo ako ng isang anak na lalaki. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin at binigyan siya ng isang anak na lalaki. Ito po ang sinabi ni Ana. Kaya di pa, ipinapahiram ko siya sa Panginoon. Habang siya ay nabubuhay, siya ay pinahiram sa Panginoon. At doon ay sumamba siya sa Panginoon. Kaya ginawa ni Elkanah sa na kanyang asawa, sinabi sa kanya ni Elkanah na kanyang asawa, gawin mo ang inaakala mong pinakamabuti sa iyo. Sa sandaling maihiwalay sa pagsuso si Samuel, kanilang inialay siya sa templo kung nasaan ang kaban ng Diyos. Naging dakilang propeta sa Israel si Samuel. At sinabi ni Ana, iniaalay ko ang aking anak na lalaki sa Diyos sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Pagkatapos ang Diyos ang nangalaga. Kailangan nating palakihin ng maayos ang ating mga anak at tulungan sila na maligtas. At tulungan silang lumago bilang mga anak ng Diyos. Kaya gaano po karami ang ating gawain na dapat nating gawin? Alam niyo po ba kung gaano ito kahirap? Patuloy na manalangin at humingi ng tulong na maligtas kung hindi pa naliligtas. Tungkol sa kanilang pag-aaral, inaalala nila kung ang kanilang grado ay tumataas o hindi. Ginugugulang lahat ng pera at nakakakuha ng mataas na marka at nakakapasok sa magandang eskwelahan. Pero bakit? Iniisip nila na kapag nakapag-aral sila sa magandang paaralan, makakapasok sila sa magandang kumpanya, maayos ang pagtrato at mabubuhay ng maayos, maging gising o tulog man, iniisip nila ito. Hindi ko po sinasabi na huwag na ninyo itong gawin. May higit pang mahalaga kaysa dyan. Ilang ulit kayong nananalangin para dito? Ilang beses ninyong sinusubukan? Gaano ninyo pinapahalagahan ang kanilang kaligtasan? Nagpupunta sila sa church kasama ng kanilang nanay hanggang elementary at middle school. Kapag sinasabi ng magulang na pumunta sa church ay nagpupunta sila dahil ang pagpunta sa church ay masaya rin. Andoon ang mga kaibigan nila, umaawit rin ang himno, at sumasayaw. Ngayon, kapag nasa high school na sila at kapag nagsimula na silang magdesisyon kung ano ang gusto nilang gawin ayon sa kalooban nila at may sarili na silang opinion, kung ganoon ay hindi nila ginagawa ang mga bagay na hindi nila naunawaan sa kanilang puso ng oras na iyon. Kaya noon nananalangin sila kapag sinasabi ng kanilang mga magulang na manalangin, ngunit ngayon sinasabi nila, kanino ako nananalangin? Tumitingin sila sa paligid habang nananalangin at sinasabing, sino ang Diyos? Ano ba ang pananampalataya?
Kaya naman, habang bata pa sila, gaya ng nabasa ninyo sa Kawikaan, chapter 22, verse 6, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Upang maligtas sila, itanim ninyo ang salita ng Diyos. At kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran sapagkat hinahawakan sila ng Diyos. Dapat natin silang palakihin at ialay sa Diyos. Ngunit ayos lang ba kung kunin sila ni Satanas? Sinasabi nila na ang anak ko ay dapat maging bantog. May nakasabit na ilang mga bituin sa kanilang balikat, gaya ng army general. Maging sikat na politiko, maging malaking businessman, matagumpay sila. Ito po ba ang tunay na tagumpay? Binigay sa iyo ito ng Diyos. Wag po kayong magmaling akala. Ayos lang po ba na ipinadala lang ninyo sila sa church at sa church school? Alam niyo sa church school na ito, alam niyo po ba kung gaano nagsisikap ang mga teachers upang mahawakan ang bawat bata? Ipinapanalangin at ipinapaunawa sa kanila sa pamamagitan ng salita? Tama po ba? Alam po ba ninyo na ginagamit ng mga teachers ang sarili nilang pera upang ibili ng ice cream, upang magbigay ng regalo, at pinupuntahan ng mga estudyante sa bahay kapag hindi sila dumadalo? Nang mayroong mga pagluha? Pagkatapos ng trabaho, naghahanda sila na magturo. Pagkatapos ito, tuwing Linggo, ang ibang tao ay nagpapahinga. Ngunit gaano sila nagsisikap na gumawa mula umaga hanggang sa gabi? Ang mga magulang, pinapadala lang nila ang kanilang mga anak. Nag-o-offer sila ng pera sa church school at nagbibigay ng atensyon sa mga guro. Ngunit wala silang interes sa church school. Ang makasanlibutang pag-aaral ay natututunan sa eskwelahan at ang salita ng Diyos ay natututunan naman sa church. Ngunit mayroon pang higit na mahalagang bagay ang dapat matutunan sa church. Ito ay ang maligtas ang isang bata at buuin ang pagkatao at dapat magsimula sa tahanan. Dapat po itong magsimula sa tahanan at dapat niyo po itong malaman. Sa bahay po, mahirap po na anihin ang bunga malibang ang magulang at ang church school teachers ay magkaisa sa pag-iisip at sa pagtuturo. Ang magsasaka ay nagtatanim ng palay upang makakuha ng bunga. Ngayon, ano ang ginagawa ninyo sa pagpapalaki at pagtuturo ng bata? Dapat nating ialay sa Diyos ang bunga na patungo sa langit. Gayunman, maialay niyo po ba ito? Nanaisin at tatanggapin po ba ng Diyos na sila ay sikat sa sanlibutan? Wala pong ganun salita sa Biblia. Tingnan po natin sa Kolosas, chapter 3. Kolosas, chapter 3, verse 21. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang kalooban nila, ang loob nila. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Kaya dapat nating mahalin, tulungan at gawin ang lahat para sa batang ito bilang isang taong mula sa Diyos. Huwag po nating gawin ito nang hindi pinag-iisipan. Walang pakialam. Gaano ka-inosente at marupok ang mga bata? Ngunit may ibang mga magulang na nagsasalita ng masakit, naninigaw, nagmumura, nananampal lang hindi man lang nag-iisip. Siyempre po, may kawikaan na nagsasabing kapag may ginawa silang mali, dapat silang paluin. Ngunit kung pinapalo at pinagagalitan ninyo sila upang mapawi ang inyong galit, kung ganoon ay maharing sabihin nila, ay galit sa akin ang aking mga magulang. Sabi nila sa anak nila, "Hoy, tingnan mo nga ang anak ng kapitbahay. Ikaw, ano ka ba? Ang tigas ng ulo mo ah." Ay,
Naiinis akong makita ka. Huwag po kayong maging ganito. Kilala po ba ninyo si Edison? Hindi nakapag-aral sa eskwelahan si Edison kasi napakakulit niya. Ano mang gawin ng mga guro ay hindi umuobra. Kaya pinauwi na siya sa bahay. Siguro ay ayaw niya mag-aral. Huwag na po ninyo siyang papasukin. Turuan na lang ninyo siya sa bahay. Kahit na hindi nila sabihing ang batang ito ay matigas ang ulo at kakaiba, sinabi ng teacher na huwag na ninyo siyang papasukin sa eskwelahan. May sinabi bang anuman ang nanay tungkol dito? Sinabi niya kay Edison, okay lang iyon. Special ka at magagawa mo ang anumang bagay. Mayroon ka nang wala sa iba. Makakagawa ka ng dakilang mga bagay. Kaya inaliw at pinalakas niya ang loob ng bata. Kaya naman siya ay naging dakilang scientist. Tama po ba? Mayroong espiritu na nilikha ayon sa wangis ng Diyos sa loob nila. At sa pagsunod sa Diyos, magkakaroon sila ng karunungan at magagawa ang mga dakilang bagay. Kaya dapat ninyo silang gabayan na may salita ng Diyos habang nananalangin. Kung may mga anak kayo, ang iba ay minamahal at kinapuputan at pinababayaan, huwag po ninyong gawin ng ganito. At ang mga magulang, huwag po kayong mag-aaway sa harap ng inyong mga anak. Huwag po mag-aaway. Kapag nagsalita ka ng masakit, mananatili ito sa dibdib ng inyong mga anak na gaya ng pako at hindi mawawala sa buong buhay nila. Ang isang salita ay maaaring sumira ng pagkatao nila at maaaring maging malungkot sila sa buong buhay nila. Ang ugali ng magulang ay magagawa po ito. Ang mga bata na nakikitang nag-aaway ang kanilang mga magulang ay nagsasabi na hindi na ako mag-aasawa. Bakit? Natatakot sila na maging tulad sila ng kanilang mga magulang. Dahil nararamdaman nila ay galit. Kaya mga kapatid, alam po ninyo kung gaano kahalaga ang parental education. Kaya nga magmula third year sa middle school at first year sa high school, kapag umabot na sila sa puberty, dapat ninyong malampasang mabuti ang mga hadlang na ito. Dapat tayong manalangin ng mabuti at hawakan silang mabuti ng may pag-ibig, pagtitiis, pagtiyaga. Kapag nakagawa kayo ng maliit na pagkakamali, maaari itong maging malaking problema. Wala na pong silbi kung manghihinayang o magsisisi kayo kalaunan. Kapag nakagawa ng mali ang magulang, dapat silang humingi ng tawad sa kanilang mga anak. Patawad? Nagkamali ako? Hindi ko na iyon uulitin. Kaya dapat ninyong palayain ang isipan ng inyong mga anak. Kapag nakagawa kayo ng mali, kapag nasaktan ang puso nila, kapag baluktot ang puso nila, mahirap po itong ayusin. At kung pwede, ay purihin natin sila. Ayon sa Kawikaan 27:21, ang lutuan ay sa pilak at ang hurno ay sa ginto at ang tao ay nahatulan sa pagpupuri nito. Papuri, huwag lamang po ninyong punahin ang mga mali nila, kundi purihin din ninyo kung saan sila magaling at sabihin ninyong, kaya mo yan. Kapag pinakita nilang grado nila, huwag po ninyong sabihin, hoy, ito lang ba ang grade mo? Kundi, oh, magaling, bumuti ito ng husto. Magagawa mo yan, kaya mo yan, maging matapang ka. Huwag ninyong sasabihin na, huwag ninyong sabihin ng pagalit na, ano ito? Sinasabi mo ba na nag-aral ka? Meron pong isang ina, sinabi niya na inihanda niya ang kanyang grade 12 na anak para sa kolehiyo at hindi niya pinapayagan na pumunta man lang sa church. Huwag ka munang pumunta ng church hanggang sa makapasok ka ng college. Mag-aral ka lang sa kwarto mo. So ganun nga ang ginawa ng nanay. Kaya nag-aral siya at nakapasok ng college. Mula ng oras na yon, nagpaalam na sila sa church. Hindi na sila dumalo ng church. Sinabi ng nanay sa akin kahit gaano pa siya umiyak, wala nang halaga o kabuluhan na magsisi ngayon.
Kahit na nakapasok sila ng college, ngunit iniwan din nila ang church. Mabuti bang ginawa nila? Saan na napunta ang pagpapahalaga nila? Sinasabi po nila na ang papuri ay nagpapasayaw kahit nasa balye na. Purihin ninyo ang mga anak ninyo kapag may nagawa silang mabuti. Akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral sa Panginoon. Kaya ayon sa Deuteronomy chapter 6 verse 7, tinuruan muna ang mga magulang ng salita ng Diyos. Pagkatapos, at iyong ituturo ang ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, kapag ikaw ay naihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Kaya mahalaga na patuloy silang turuan. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng paulit-ulit. Ginagaya ng mga anak kung ano ang ginagawa ng kanilang mga magulang. Nakikita ng mga anak kung ang kanilang mga magulang ay nananalangin, nagbabasa ng Biblia, o sinisikap na mamuhay ayon sa Biblia. Nanonood ang mga anak nang nakadilat ang kanilang mga mata upang suriin sa pamamagitan ng kanilang mga magulang kung gaano katotoo at iyak ang Diyos. Si Jesus at ang Biblia ay pinaniniwalaan po nila. At iniisip ng bata, mananampalataya ang mga magulang ko kay Jesus sa ganoong paraan. Pumupunta sila sa church at umaawit ng himno. Ngunit hindi naman nila ginagawa ito. Pwede ko rin gawin yun. Ginagaya ng mga anak kung sila ay dumadalo sa church o hindi. Hindi po ba? Ang mga magulang ay dapat maging halimbawa sa kanilang mga anak. Ang mga magulang ay dapat pag-aralan ng Biblia ng masipag, manalangin ng masipag, mithiin na mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Si Jochebed, ang ina ni Moises, ay nagsalita sa pandinig ng kanyang anak hanggang sa maawat si Moises sa pagsuso. Sinabi niya, ikaw ay bayan ng Diyos, ikaw ay mula sa Israel. Patuloy. Kaya sino ang nagtanim ng salita ng Diyos kay Moises? Ang inang si Jochebed. Ganon din ang ina ni Samuel na si Ana ang nagtanim ng pananampalataya kay Samuel. Si Ana ang nagtanim ng pananampalataya kay Samuel. Sa 2 Timoteo chapter 1, sinabi ni Apostol Pablo sa verse 5, naaalala ko ang iyong tapat na pananampalataya na unang nabuhay kay Loida na iyong lola at kay Eunice na inyong ina at ngayon ay nakakatiyak. Ako'y nakakatiyak ay namamalagi sa iyo. Ang pananampalataya ay hindi na ipapamana sa anak ayon sa sarili. Ang mga Hudyo po ay mas pinapahalagahan po ang ina ng higit kaysa ama. Ang amang sa pamamagitan ng ama ay naisilang ang mga anak, ngunit ang ina ang nagpalaki sa kanila. Pagdating sa kanilang mga ninuno, kapag ang ina ay isang tunay na Hudyo, kung ganoon ang bata ay isang Hudyo. Ang ama ni Timoteo ay isang Griego, ang kanyang ina ay isang Hudyo. Ang kanyang lola, ang si Loida, ang nagtanim ng pananampalataya kay Eunice na kanyang ina. Ang kanyang inang si Eunice naman ang nagtanim ng pananampalataya kay Timoteo. At kung paano mula sa pagkabata ay yung nalaman ng mga banal na kasulatan. Kanino po natuto si Timoteo? Natuto siya mula sa kanyang ina. Natuto si Timoteo mula sa kanya pong ina. Gaano ba katanyag si Timoteo na naging kamanggagawa siya ni Pablo? Siya ay naging dakilang ebanghelista. Saan ba nagmula ang kanyang pananampalataya? Mula sa kanyang ina. Isinilang siya ng kanyang ina, pinalaki siya at nagsakripisyo para sa kanya, subalit kung ang bata ngayon ay dumating sa sanlibutan na hindi ligtas, siya ay lubos na nabigo. Alam niyo po ba yun? Kung tayo ay pupunta sa harapan ng Diyos, tayo ay tatanungin patungkol sa bagay na iyon. Ano ang ginawa mo sa anak na ipinagkatiwala ko sa iyo? Ano ang ginawa mo sa mga anak mo? Tiyak. Tatanungin ito ng Diyos sa iyo. Bakit pinabayaan mo ang mahalagang buhay na iyon sa diablo? Dapat ay pinalaki mo ang iyong mga anak at ibigay sila sa Diyos.
Ngayon, patungkol sa pagtuturo sa inyong mga anak, ang mga magulang ay mayroong malaking impluensya sa edukasyon ng mga anak na Kristiyano. Gaano ba kaganda ang pagtuturo sa mga anak? Kung paano ang mga anak ay naliligtas, kung paano ang mga anak ay lumalago bilang mga Kristiyano, at kung paano ang mga anak ay nabubuhay bilang mga Kristiyano. Ang pagtuturo ng mga anak ay walang masyadong epekto kung ang mga magulang ay hindi makikipagtulungan kahit na ang mga teachers sa church school ay nagsusumikap. Ang mga magulang ay dapat na maging higit na malapit sa kanilang mga anak at ituring sila na gaya ng mga kaibigan. Ang mga magulang rin ay dapat na magkaroon ng masaya at kaibig-ibig na pakikipag-usap sa kanilang mga anak. Ang mga magulang ay kinakailangang umuwi at gumugol ng oras sa kanilang mga anak sama-sama sa halip na umuwi at makipaglaro sa mga kaibigan pagkatapos ng trabaho. At kahit na sila ay sobrang abala sa trabaho, sa abalang modernong pamumuhay, dapat gawin ito. Ang mga magulang ay dapat na mayroong masayang pakikipag-usap sa kanilang mga anak. Huwag sigawan kahit na ang kanilang mga anak ay nakagawa ng pagkakamali, kundi maging mahinahong kausapin sila. Yakapin sila, ibigin, itanim ang mga salita sa Biblia sa kanilang puso at manalangin ng magkakasama. Dapat inyong tulungan ang anak ninyo ng ganito. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Kaya gaano ba kapuno ng nauusong kasalanan ng mundong ito? Kasamaan at kasinungalingan at lahat ng uri ng tukso at mga nakaugaliang kasalanan. Gaano karaming pagsubok at kapighatian ang mayroon? Para sa mga anak ninyo na mapagtagumpayan ito? Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sinasabi na kung ang mga anak ay tunay na naligtas, mayroong tiyak na pananampalataya sa pamamagitan ng salita at patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, nauunawaan ito at mayroong pananampalataya kung gayon ay mapagtatagumpayan nila ang masama. Kung ang anak ninyo ay mapagtatagumpayan ng masama, mapagtatagumpayan ng panunukso, sundin ang salita ng Panginoon sa kalagitnaan ng pagdurusa at pagkatapos ay maging isang mabuting Kristiyano kung gayon kayo ay nagtagumpay sa anak ninyo. Sa kabilang banda, bagaman mayroon kayo ng lahat ng bagay sa mundo, kayo ay bigo kung mawawala ang kaluluwang ibinigay ng Diyos tungo sa sanlibutan. Kaya ngayon, ang mga anak natin ay hindi dapat maging ganito. Mayroon pa po akong maraming bagay na gustong sabihin sa inyo, subalit hindi na po sapat yung oras. Kaya mga kapatid, ang turuan ng inyong mga anak ay hindi madali. Ito po ay talagang napakahalaga. Kaya kailangan kong ibigay ang mga anak ko sa Diyos upang sila ay maligtas. Alagaan ang mga ligtas na mga anak ng Diyos at maging mga lingkod na Diyos. Sa susunod po, nais kong sabihin ang paksa na ang asawang lalaki sa asawang babae at ang asawang babae sa asawang lalaki. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos. Una mo po kaming inibig noong kami ay lumakad palayo sa iyo at lumakad sa kasalanan. At pinatawad kami magpakailanman sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo. At ginawa mo kami bilang iyong mga anak, anuman ang ginawa namin. Kaya't maraming salamat po, Panginoon. Gabayan mo po kami upang makapamuhay kami sa nalalabi naming buhay ayon sa kalooban mo, O Diyos, at ayon sa itinuturo ng Biblia. Ang mga anak nawa ay galang ng kanilang mga magulang, sumunod sa kanilang mga salita. Protektahan mo po sila upang sila ay makapamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian mo, O Diyos. Kaya't pakiusap, gabayan mo po kami. Tulungan mo po rin po nawa ang aming mga anak na huwag sumunod sa lakad ng mundong ito at makagawa ng malaking kasalanan ng hindi pagiging tapat sa kanilang mga magulang. Ang mga magulang nawa ay palakihin ang mahalagang mga anak na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng salita at tulungan po silang maligtas. Pakiusap, gabayan mo po ang aming mga anak na lumago na maging mga anak na namumuhay ayon sa kalooban mo. At ipagkaloob mo po sa amin ang iyong pag-ibig, kapangyarihan at gabayan kami upang magawa namin ang lahat ng bagay. Idinadalangin po namin na ang bawat ligtas na pamilya ng Diyos ay magawa ang nararapat na buhay bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Panginoon.
Pakiusap, gabayan mo po kami. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.